Good day, peeps, me again, Daniel. And today, mag-unbox tayo ng Skyworth 70-inch 4K UHD TV. Let's check it out! So ito na yata yung pinakamalaking unboxing na appliance na gagawin ko sa buong buhay ko. Kasi usually, hindi naman talaga ako nag-open ng mga big stuff. Pero this time, ito na siya. And ito na nga yung Skyworth Android TV, may Google Assistant, 4K UHD 70-inch TV. Tinalo yung existing LG TV ko na 42-inch. Walang-wala sa laki nito. Halos doble. Halos, okay? First of all, nag-upgrade kami. Gawa ng number one. Luma na yung TV namin. Marami na siyang problema. May mga red dot nag-appear na after 3 years. Marami akong naririnig na reviews about Skyworth, and if it's worth it, yun ang kailangan natin i-check after a few years. Pero for now, marami ang nagsasabi na okay ang Skyworth. My sister owns it, more than 3 years na sila. So doon pa lang, nakikita ko na yung comparison, kasi nga yung dati kong TV, mga 3 to 4 years lang, lumalabas na yung mga sira. And yung iba naman, nakakilala ko, for the 4 or 5 years, okay pa rin yung TV nila. So, nakuha ko siya ng 42,990 sa SM. Even on Amazon, pareho yata sila ng price. Pero yung difference ito, yung installment plan. Kung mag-i-installment naman kayo, aabot naman siya almost 50,000 pesos. So yung 50,000 pesos, parang 49,990 for this kind of TV. And yung installment naman, of course, 0%. Nag-add ka almost 8,000 pesos if you're going to do installment. Of course, you can do that kung annual or 2 years payable. So ayan, nag-calculator na ako. So parang monthly nito for 1 year is 4,165 pesos per month. So kayo na may option kung gusto nyo i-cash or mag-installment. Nasa inyo na yan. You have the power. Tara, i-unbox na natin. Simulan natin ang box. Wow! Paano ba? Mukhang kailangan ito, dalawang tao, hindi pwedeng isa. Wait! Bago pala i-unbox, may kasama rin din siyang inclusive, may soundbar din siya kasama. Home audio soundbar. Skyworth Live 1. Touchscreen. May hi-fi, may equalizer, may display, may deep bass. At ito itsura niya. So, hindi ko lang kung naunahin ko sa dalawa, pero mas maganda, i-set na lang natin. Eh, may kasama din siyang mount nga pala, wall mount bracket. Let's go! Ayan na nga. So, may kasama na siyang wall bracket. 42 to 75 inch LED TV. So, hanggang 75 inch kaya. Remote, manual, pati yung plug, screws, jack, audio jack. Wala lang siyang HDMI. Eh, ito yung stand para sa TV. Malaki siya. So, ang pinaka-challenging dito yung pag-transport, kasi nakita nyo naman yung sasakyan ko, parang halos wala nang nakasakay na pasahero para lang makikasya ito doon sa UV namin. Nilaki ako na yung space sa baba kasi ilahin ko na lang siya. So, pag pag-transport kayo, syempre yung LCD dapat nasa, nakalagay naman sa box ko, nasa yung front at yung back. So, in this case, baliktad yung pagkakalagay nila sa SM. Grabe kayo ha! Pinaka-screenan dito sa taas. So, pag nag-transfer kayo, dapat nasa taas yung pinaka-LED panel niya para hindi siya ma-compress. Okay, so isa na kita problema is
kailangan i-clear up po muna pala yung lumang TV at saka lahat ng ganda dito para ready na tayo to transfer yung malaking TV dito. Let's go! So, sukatin natin yung table. Ang sabi nila, 135cm dapat yung haba ng table. Check natin. Sakto pala yung 135. 136. So ang direction nito ay yung mas mahaba ang nasa unahan ng TV, nasa screen. Yung mas may sense sa likod. May A at saka B. So A, B. Nakalagay dito, A. Ayun ang may A. Lalagyan natin sa turntable, tingnan natin kung kaya. So yung mismo stand, ang width niya ay 135cm. So hindi abot alanganin, no? So kailangan talaga natin bumili ng bagong table set dito sa TV. Reset na namin yung configuration sa wifi connection. So medyo alanganin kami sa table, no? Kaya nakakapit ako. Although kaya naman yan, sturdy kasi yan. Yung wall mount, hindi kaya kasi brick yung wall namin. Malambot yun, baka bumigay lang yung TV, bagsak. Wala, goodbye TV. So, pwede mo lang i-configuration. Lagyan mo yung account ko. Bilis na interface niya, no? Hindi mabagal. So, Kingsman 2K muna tayo. Check natin Kingsman. Ah, walang sound. MKB, ba't ganun? Pag MKB, hindi sport. Hindi kaya. Oh, hindi kaya kila Ate Jeff. Kaya nga, hindi kasi di ang mga high, ano, MKB po talaga. Kailangan natin mag-download na BLC para sa TV. Pwede ba yan? Bago lang ng frame rate. Oh, yun lang, yung frame rate medyo nagba-blur. Kasi 60Hz siya eh. 120Hz yung mas hindi nawawala yung pag-blurry yung vision mo. So yung wifi niya, ayun na, kinokonnect na namin. Ang pindutan niya, interface niya, may pindutan lang dito sa pinaka-gitna. Sa gilid, yung saksakan niya, yung pinaka-power plug niya, nandito sa pinaka-right side. Dito sa right side. Dito naman yung mga ports sa may left side. Check natin yung ports. So, yan yung ports niya. LAN port, HDMI 1 and 2. 3. Tatlong HDMI ports niya. 1, 2, 3. USB. So, ayan. So, 2 USB ports. Tsaka coax cable. And jack. Kung maglalagay kayo ng sarili nyong audio system. So, currently updating. So, system updating. So, nang update tayo, nadagdagan tayo ng Facebook Watch, QIY, Daily Work, TFC, Twitch, Google Duo, and Karaoke. Yan ang pinaka-the best siguro. And yan. So, kung gusto nyo mag-download, sign in lang kayo, punta kayo sa Google's Play Store. So, kung nahihirapan kayo mag-type in sa remote, pwede nyo may kabit yung USB keyboard nyo. Check nyo kung madidetect. So, tulad dito, na-detect naman yung keyboard namin. Okay, so yan na. Enter namin username and password. Siyempre, skip tayo sa password. So habang nagda-download kami ng file, huwag niyo kakalimutang ilagay yung warranty, mag-register kayo sa warranty card niya, ito yon. Sabi nila 2 years warranty, ito, and may authorized service center naman sila. So anything na may problem, pwede naman nilang puntahan kapag nasa warranty. So tignan niyo kagad yung mga dead pixels, mag-self-test kayo sa screen para malaman niyo kung may mga dead pixels tayo makikita. Google VLC. VLC for Android. Ayan na pala yun! Pagka nag-edit ako. Ayan, so ito na yung VLC. Tatry natin. So kanina hindi gumana yung sound dun sa default media player ng Android TV. Ngayon, try natin yung paborito ko, yung VLC player sa Android. Ang MKB, maraming ano po yan? Maraming type. Oh, kita freckles!
So, ayan, voice command na. So, try naman natin yung voice command gamit ang Google Assistant. Bago dyan, mag-subscribe muna kayo, Dinner the Gamer. Dinner the Gamer. Play the music. Master of None. The music. Yellowtown. Population 5. Show me other TV shows set in New York. Tell me about the third. Here's some information about Luke Cage. Wait. Click nyo lang itong button sa gitna para lang mag-Google Assistant kayo. Google, search for Dinner. Dinner! I found a few locations for Google search for dinner near you. The first one is Manos. Wait. Search Overlord on Netflix. Okay. Here's some information about Overlord. Napakabilis ng ano niya, ng performance niya, yung reaction time niya, napakabilis. Para ka lang nagbabrowse sa cellphone mo, no? Open Netflix. Play Servant of the People. Play Servant of the People on Netflix. Play episode 11. Нормально, мощно, разъяснительно работает. Телевизионная и радио реклама. So, unbox naman natin yung soundbar niya. So, inclusion niya ay... Ayun, saksakan. And... Yun! So, may digital panel display siya dito. Touchscreen. And Skyworth. And ito na yung ilalim, ito yung ibabaw, makahaba niya mga lods. It has its own remote, digital audio jack, and yung analog jack. So I think we're gonna use a digital. So meron din siyang warranty card, of course, kailangan nyo i-register para may warranty tayo. So yun yung dimension, 60 watts, and the decibel ratio is 78, separation is 45. Input voltage ay 120 to 240 volts. Gross weight is 3.3 kilograms. And the full range is 45 by 66 millimeter by 4. At ito naman yung sockets niya sa likod. Sub output, kung gusto niyo maglagay ng subwoofer. ARC, HDMI, and USB, auxiliary, optical output jack, and the DC. Listed yung sinabi ko kanina, yung subwoofer output, ARC, USB, aux, and optical output. And tinan nyo yung finish, i-widen mo nga. Wooden finish, oh. Parang siyang wooden finish yung likod. So try natin kabit yung optical output. Tinan natin kung mag-work doon sa TV. So ito yung optical output. Palagyan natin sa likod. So wala nga baterya, kailangan natin ay AAA battery. So ito yung default sound ng TV, R50. So tinan natin dito sa soundbar. Kinoff ko na yung sound dito. Pasa natin. So ito yung para sa wall mount bracket niya. Buksan natin. Look at that. So hindi namin gagamitin kasi hindi naman namin talaga mag-wall mount yung TV. Kasi yun yung pader namin ay hindi ko masyado sturdy. So ito, tinry na natin sa Netflix 4K na naka-streaming siya sa Netflix. 4K, Ultra 4K. Ganda, linaw. I'm gonna try 4K in YouTube. Dolby. Alam niyo yung pinaka well, yung Okay, so try naman natin yung screencast gamit yung mobile phone ko. So meron lang icon dito na screencasting. Click nyo lang yon. And then, next nyo lang. Dapat madidetect na yung device. So pagka-scan ng device,
So, link with TV code, AirPlay, and Bluetooth devices. So, ililink lang natin sa YouTube yung code. Gaya to, ito yung code ko. So, ilagay ko lang. So, gamit ko ay yung iOS screencast. So, ito ay YouTube. So, iPhone now is connected. Then, play natin. LOA Chaos. Revenge is the purest emotion. So, ilagay ko yung quality sa highest. I think 1080p. Peeps, it's me again, and today is the day for Nanami sa Bagyo. P max 2160p. And then. Your reputation precedes you. I have to admit, I wasn't expecting an invitation back. Okay, so try naman natin lagyan ng hard disk. Meron ako dito 4 terabyte na hard disk. Try natin kung marireach siya. Kasi sa LG TV ko, hindi nababasa yon. 1 terabyte lang kaya niyong basahe. So let's see kung kaya nito. Crossing my fingers, ha. So, ang verdict ko dito sa Skyworth 70-inch UHD TV for 43,000 pesos cash. Okay na okay na 70H kasi mas ma-appreciate nyo yung movie experience lalo na kung 4K ang mga papanoorin nyo. And especially if you're watching Netflix as well, YouTube videos, the best na. Kasi for that price, wala na kayo makikita ng ganung kamurang price kundi sa Skyworth lab. So is it worth it? Skyworth is worth it lalo na yung ganitong kalaking screen. So enjoy na natin ang ating movie night with the family. See you again next week. This is Darren the Gamer signing out. Subscribe to my YouTube channel ko. Bye-bye. Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace.